Dito ka lang pala. All this time, all these years. Nay! Sorry, sir. Hindi po akong nanay niyo. May anak ko, si Sep-Sep. Mabata pa po yun. Ako po si Sep. Si Sep-Sep. Si Sep-Sep po. Si Sep-Sep. Ikaw ba talaga si Sep Sep? Opo. Opo. Siya lang si Sep Sep. Siya yan ako. Tingin mo totoo. Ito yung nag-collapse sa broken ribs na nag-puncture sa lungs niya. Wow. Pero kamusta si Sly? He's okay, right? Carlos, the thing is, hindi pa rin siya gumigising. Normally, kapag na-address na ang airways and breathing at nagkaroon na ng oxygen sa brain, he should wake up. Pero ba't hindi pa siya nagigising? Nawalan ng malay si Doy kanina sa ambulansya. And he had a respiratory arrest. Ano nga would you sabihin, Doc? Inatake ako ko. Hindi po. Cardiac arrest po ay sa puso at blood flow ang affected. Ang respiratory arrest naman po ay sa breathing ang affected. Now, the lack of oxygen in Doy's brain can lead to serious complications. That is why we are closely monitoring him in the ICU right now. We hope he wakes up soon. And don't worry po. Bibigyan po namin kayo ng updates. Diyos! Oh, ngayon sa'yo. Wala po talaga si Ma'am Grace sa bahay. Kahit sa studio, kahit sa farm, wala po talaga siya. Hindi po siya makita. Wala siya. Hindi pwedeng basta ganun-ganun lang. Hanapin niyo siya. Tawagin mo lahat ng mga farmers para hanapin siya, ha? Hanggang sa mapuntod ni Catherine. Sige na, hanapin niyo. Sige po. Huwag ititigil hanggat hindi niyo siya nakikita. Kuya Mas, hindi ko makinaw ba siya ulit ni Doc Sep? She was first admitted in 1990, and she was diagnosed with schizophrenia. Schizophrenia? Yes. Madalas tulala siya. Minsan naman, nagsasalita siya ng mag-isa. O di kaya, nagwawala. Ngayon lang ba nga balik sa akin ulit, Doc? May mga psychotic symptoms siya nung bago siya mawala. Over the years, she's getting better with her treatments and medication. Sinubukan nga siyang ihatid dun sa home address na sinasabi niya. Pero wala nang bahay doon. Dok, matagal na kasi na-demolish yung bahay namin noon. Kung alam ko lang na bumalik siya, di sana... Kaya pala. But she's with us right now. And ang maganda rito, nakakatulong na rin siya sa mga gawain dito. Pero minsan bumabalik pa rin ang mga hallucinations and delusions niya. Parati niya parang sinasabi na kinuha daw ng aliens ang asawa niya. Pero Doc, totoo po yung sinasabi niya. Kinuha po yung asawa niya ng mga lalaking nakaitim at nakamaskara ng alien. Uy! Alaga ka niya sa akin! Litawan niyo! Nakita niya nakikipaglaban yung asawa niya, sinasaktan. Ate! Kuya, nakita niyo ba yung asawa ko? Nakita niyo ba yung asawa ko? Ate! Paulit-ulit siyang bumabalik sa lugar na yun kahit alam niyong patay ng tat...
time mo. Oh my God. Okay. Back in the 90s, may napabalitang maskara gap. They kidnap nang nakamaskara sila and nagdi-disguise sila as clowns or any cartoon characters. Ang worry ko dito, baka naka-alien mask din sila. How could you have known? Di ba bata ka pa rin during the 90s? Ayan, ayan yun, Sef. Aurora, familiar ba ito sa'yo? Ang asawa ko! Kinuha ng mga alien na asawa ko! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo yung asawa ko! Ha ha ha.